Good morning. Morning. Yo, kumusta? Okay, so ngayon meron tayong bagong video. Ito ay turuan ko kayong how to paint your motor, your scooter at a budget price. Sigurado nakita nyo na rin, na-search nyo na sa iba, lumalabas to. Pero ito medyo budget at medyo matutuwa ka sa pwedeng resulta ng iyong gawa. Ito ginawa ko itong nakikita nyo, maharurot na motor na to. Pero pula na siya, so pinaiba ko lang ng konting shade on my own, na budget meal. So we can either say destroy it yourself or do it yourself. So yun nga. Kagaguhan ko na naman, ano nang pinag-iisip ko. Pero pagbigyan nyo na ako. Matututo rin kayo kahit pa paano. Let's go. Wala nang lesson. Ang unang gawin nyo, bugahan nyo. Believe in yourself. Sigurado ako, matutuwa ka. Hindi, joke lang. Actually, may process to. Pero niligay ko muna to para ganahan ka. Kasi diba, nakakatuwa rin pag may magagawa ka mga bagay na mga new skills. Kumbaga, you learn something new every day, diba? So ito, tinirip ko. So, makikita nyo mamaya yung progression. Pero, remind ko sa inyo, safety precaution, work smart. Hindi tulad ka, medyo parang gago. Hindi ganun ka smart. Pero dahil ako ay may tendency magigil at gawin ng mabilisan. Okay? Monta. Unang-una mga materials sa kailangan, primer dahil plastic, urethane paint para dahil sa pintura. Siyempre, 3M, sandpaper, automotive top coat, mahalaga yon. At ang pinakamahalaga, importante ay ang yung thinner. Ulitin ko, iba-ibang klaseng sandpaper, primer, plastic at yung isang primer din. Siyempre, thinner, very important sa laro. Pintura, mamili ka ng kulay na gusto mo kahit ano. At syempre, on top coat clear. Yo, go! Guys, also, huwag niyo kakalimutan yung compressor at yung aircon. Mura lang yung buwan, yung aircon na. So, less than 1,000 yun, ha? Basta maganda-ganda compressor dyan as well. Mali ko to, hindi ko to vina-vlog kasi gusto ko sana yung gawin top secret. Kasi, hindi ko pa sure kung kaya kong gawin. Pero anyways, nandito na. So, i-record na natin. So, ito yung isang scooter namin. Kita niyo na to before. Yung Kymco like 125. So, ang gagawin ko is re-repaint ko siya. So, actually may mga parts na ako na-repaint. Okay? So, ito muna yung tingnan natin siya, yung as is siya. So, red siya. Kukulayin ko na ampula din. Pero, ibang shade. Ito kasi parang blood eh. So, anyways, yung nakulayan ko, dahil hindi ko nga sinuot siya ng the first place, ito yung pula ko nilagay. So, maganda, di ba? Medyo may la Coca-Cola. So anyways, I'll give you guys a progress sa aking ginagawa. Okay, ang unang dapat yung gawin is to sand it down. Hindi ko na video kasi nalimutan ko. Okay? So gawin nyo muna, lihain nyo muna yung gusto nyong pinturahan using a sandpaper, usually 600 to 800 ang ginamit. Ay puta, kita mo naman sir, ang ganda ng prepa, di ba? Anyway, sorry mo, wala ako, pero puta, grabe, ang ganda. Red na reds. Okay, ito yon. So, lihain mo muna lahat ng ano, para kapit na kapit yung pintura. After yon, gumamit kayo ng plastic primer. Since ang scooter, usually parts yan is made of plastic. Para mas best siya, para mas kakapit. Okay? So, ito yun, lalakad ako, ching-ching-ching, pinapakita ko lang yan. Pero makinig kayo sa boses ko, focus. So, pagkatapos mo lagyan ng plastic primer, lagyan mo ng primer. Siguro, wala pang dapat 2 minutes, kapita mo na ng primer. Ngayon, nakita nyo, di ba, yung mga parts, sinetlap ko siya na sa maluwag na place, at pinagkakalas ko, at para mas madali siyang pinturahan. Okay? Pagkatapos mo mag-primer, o kung makakalimutan, linisin mo, i-sand it down again to double check kung may mga impurities or mga imperfections. Pero doon makikita mo na kano ka smooth ang iyong gawa. Sing smooth ng baby na puwet. Sorry guys. Dito tayo ngayon sa paint shop ko. Nagina akong paint shop. So yun, pipindurahan ko ngayon yung parts ng scooter.
Actually, dapat ko pa dati ko pang vinlog to. Actually, ito pa ako minsan. Iisipan ko kung vlog ko o hindi. Pero dapat pala, dinodocument ko. So, yun yung mga napinturahan kong parts na. So, iba yung pagka-red niya. Compared sa red niya itong yung ako. So, it's more of a project. Gandahin natin ulit ang lumang motor. Langit na eh. So, pagandahin natin, wish me luck. And I hope I'll give you good progress on the bike. Why Geto saying everything is possible when you know it's possible. Okay, after ng primer, pwede ka lang magligay ng base coat. Yung color na gusto mo. Kahit ano yan, basta make sure yung surface is lapat na. Yan, kita mo, lililisin mo lagi siya every after ng process mo. Medyo ka lang maging patient, kaya huwag makalimutan yun. O yan, tingnan niyo mukha ko. Tama naman, gago. Anyways yan, nakabigay na ako ng color na gusto ko. Check it out, boys! Okay, ngayon nakalagay ka na ng ano, base color na gusto ko. Yan is red. Usually, maganda kung mga at least 2 to 3 coats para makapal at makintab. Like that, goddammit, gandang-ganda din ako sa ginawa ko. Geti, ang galing! Impressive, di ba? So, yon, patuyuin mo muna, ha? Huwag kang makulit, huwag kang mainit. Hintayin mo munang matuyo ng matagal-tagal. Alright, next step! Okay, bago natin malimutan, paano naging budget, di ba? Puy, Geto, ba't naging budget? Yung pintura kasi, pag binili mo ng, well, per liter, mas mura. Binilang ko yung Imperial Red is around like, isang litro nasa 600 lang yun. Yung thinner is 150. Isang litro. Yung primer nasa 400. Then, yung mga liha ay mas 15 pesos lang isa yun. Tsaga-tsaga lang. Medyo budget meal pa rin yung compared sa other. Pero syempre, it's how you use it. At kano kakapal ang gusto mo. But I can say it can be budget. Hindi ka lalabas sa 5,000 kasi libre labor. You are the labor, my friend. So, kaya-kaya mo yan, okay? Magandang araw sa inyo. Magandang araw. Para si Buhay Geto at dito tayo ulit sa ating project bike na Kymco like. Oh, shit. Bale, ah. The Barag Edition. Bakit Barag? So, Barag siya. In short, mga kalas. Kasi, pinunturahan natin. So, natapos na yung pintura. Pwede na natin kabit ulit at makita natin kung nag-improve. Gumanda ng ating project. Ito yung lumang red. You'll see it a different red mamaya. I'll show you guys, okay? So, yun muna. Balik ako kayo. Alright. Magandang gabi. Magandang araw. As I've informed you, di ba, may ginagawa akong project na Kymco like na nirepaint natin. So, sa awan ng Diyos, natapos din natin. Ang lahat ng piyesa. Napakilala ko sa inyo lahat ng piyesa ng aking natapos. Okay. Ayan. Hindi ko yung the best paint sa buong mundo yan. Pero, maayos na, diba? Mahalaga maayos na. Mahalaga ginawa natin. May pagmamahal. So, samahan nyo as we try to build it right back, then we'll see kung maganda ang kinalabasan. So, yun muna for Buhay Geto. Ayan, itemize natin. Ito, what I've used here is Weber na pintura with top coat na Anzal. Imperial Red. Red naman yun, pero mas magandang pagkapula na ito. Para medyo Ferrari red. Ganda. So, hopefully, ganda ang kalabasan.
konting dumi. Pero, pasado na yan. Cheap and, ano, medyo matagal na lang yun actually. Honestly, matagal ako gawin ito eh. Kasi oras, naman ang oras ang ating palaging problema. Pero, ang ganda ng resulta. So, mabigyan ng bagong finish yung ating old school na Taiwanese bike. Okay. So, wish me the best and I'll see you on the next video. Hi guys! Okay, so ito yung project natin na sinasabi ko. Napinturahan na siya all over. So, red na siya. Cheap painting lang to. Bigay ko sa inyo mamaya yung breakdown ng mga ginamit namin. It's now time for assembly. Ano to? DIY. Destroy it yourself. Kymco style. Alright, so, sige, gawa tayo assembly. Yeah, no, sa quarter ko na. Okay, ito na yung mga parts. Okay, assembly na natin siya. Also, yun, kanina ko pa sinasabi yung mga ginamit ko. Weber lang ginamit natin dito na urethane. Tapos, Anzalin thinner. Siyempre, nag-primer tayo. Tapos, gumamit akong plastic primer sa ibang parts. Well, honestly, pinaint ko na to. Pero may nag-retouch na isang pinto. Medyo hindi ako ang impressed. Pero I'll give you the final result mamaya. At yun. So, budget ano lang to? Budget painting. Tipid-tipid ba? Di ba? Costly siguro yung materials. Abot tayo ng mga siguro less than 3,000. Usually, pag pintura ka na sa 4 to 6,000, pero hindi mo kalala. Pag ikaw gumawa, may experience. Pero, yun nga, pwede magastos. Actually, mga excess gastos ako dito, mga sobra. Kasi, feeling ako, nag-arte ako. Pero yung mga nakuha naman ako result. So, check natin mamaya kung kompleto at medyo maganda na ang natura. So, kaya mo akong trip ng gawin. Wow! Check out those pants! Oh, tangin na. Latest fashion! Ito, pina-flat black lang na kasi nababoy. So, kung detail, pandagdag. Paganda. Ang padagdag aura! Sabit ka ng fender ng lumbreta. Actually, part medyo tricky is disassembling and assembling everything back. You have to remember, ha, huwag kalimutan yung mga tornilyo. Medyo masaya to, pero huwag ka lang tatanga-tanga, ha? Bawasan mo yung pagiging tanga, ingatan mo yung mga wirings as well. Kasi dyan dahil magkakaproblema. Kita mo, ang kintab, sir. Yes, sir! Ito, since na puntura ka na rin, the best is to do the detailing as well. Ito, tinatanggal ko kasi yung black part nyo, i-flat ko. Ano mo kung refresh naman ng everything. Yan, it's everything about the details. O yan, oh, natanggal na yung plaka. So, tirahin ko. Pakita ko sa inyo na. So, boss ni flat black part. Alam mo na yan? Oops. Practice yan. Paano tayo magiging builder niyan? Minsan naman yung common sense lang. Namin sabi natin. Pero actually, ako yung nirestore ko yung puti. Enjoy ako dun. Junior vlogger pa ako niyan. Anep, junior vlogger. Puta, sino ka ba? Ba't kanina yung vlogger?
tapos complete na. Hindi mo na, ikaw na lang, babalikan mo na lang. Ayan. Okay. Ah, tapos na rin. Last. Kymco dual red colors. Medyo nakaiba mga kapatid kasi ako gumawa na napakagandang pulang niya. No? Yes, mga fucko. Ito may nag-touch up na iba. Banok. Ano mo naman? Puta. Huwag ka mga wala ng bilib sa sarili mo. Yun ang nangyari sa akin eh. Wala na ako ng oras. Tinamad ako. Kala ko hindi ko kaya. Pero kayang-kaya pala. If you put your mind into it. So, yun na. Guys. Budget meal. Destroy it yourself. Paint. Tiwala, oras, at tiyaga ang aking masasuggest. So then you're ready to go. Sige, kuha tayo ng gandang shoot pagkagawa ng ating kapatid. Oh, ang pangit. Ready na. Ready? Kailangan lang maligo. At emblems, pati yung front rack. Ayos na yan. So ayan. Nagawa mo lang yung pagpintura sa sariling motor. Okay yan, maganda experience yan. Marami kang matututunan. Marami ka rin mababago sa sarili mo. So anyways, within the margin, so gawin mo lang kung gusto mo. Try mo lang eksperimento, pero always focus na dapat matapos mo. Kahit hindi super ganda, pero swabe, diba? At ikaw may gawa niyan, panis kayong lahat. So, buhay Geto, saying good luck. So, ayan. Tapos na yung bike. Project bike mo. Ikaw gumawa. Ang bangis, diba? Thank you nga pala sa kapatid ko for his project and his bike. Kasi siya nag-start ng trip na to. So, anyways guys. Always be proud, ha? See you soon next time.